Nandito na ako sa bago kong trabaho. Bago na naman eh, no? Yan, nandito na tayo sa bago kong trabaho. So, mag-isa lang ni tatay na namumuhay. Kasi basically yung asawa niya namatay, sabi na 16 years ago. And then, meron siyang tatlong anak. Yung isa din namatay. So, dalawa na lang na lalaki natira. Depressed si tatay. So, yung napansin ko sa kanya kasi medyo, ano siya, hot-tempered, medyo mainitin yung ulo. Pero para sa akin, parang challenging, no? Parang mabait naman siya sa totoo lang, pero syempre may pinagdadaanan siya. Namatay nga yung asawa niya, namatay pa yung anak niya, tapos malalayo pa yung dalawang anak niya dito. Walang tumitingin sa kanya. Sabi niya, ano, sa loob ng 16 years, sobrang ano, ako lang lagi mag-isa. Sabi niya, sobrang nalulungkot ako. So basically si tatay galing siya ng ano, ng nursing home. So ito, challenge yung ugali niya kasi medyo hot tempered siya. Minsan nag-aaway kami kasi may mga bagay na hindi ako naiintindihan. Yun yung regrets ko kasi hindi ako natuto magsalita ng Hebrew sa loob ng tatlong taon. Yun naman yung mali natin, guys, no? Pero di bali, ano, challenging naman. Kasi ngayon nag-aaral ako. Nagbabasa-basa ako. So basically ito yung bahay, no? Ito yung bahay niya. Hindi pa ako totally naglilinis kasi pag nakapirma man, kung nagustuhan ako ng anak tsaka nitong si tatay, pag nagkapirma na kami ng kontrata, doon ako bibira. Doon ako maglilinis ng sagad. So far ngayon, minor muna. Ang kagandahan kasi dito, ako na lahat ang gagawa. Walang mag-uutos sa akin kung anong dapat kong gawin. Kung utusan naman ako, okay lang. Pero pagdating sa gawain bahay, ako nagagawa. Linis, maglalaba, tapos magluluto. Ganyan. Pero so far yung sa pagluluto, hindi mo na nagluluto dito kasi may nagtuturo sa akin. It's like yung Nepali, which is pumupunta siya dito tuwing hapon para ipagluto ng pagkain si Nolo. So basically, tinuturo niya sa akin yung connection niya dito sa alaga ko. I think siya yung nag-alaga sa asawa niya. Oo, sa asawa niya. Tapos ano, parang nasanay na siya. Kaya nung kausap ko yung anak, sabi niya, kailangan ano, sanayin mo si tatay na ikaw lagi yung hanapin niya na hindi na yung Nepali. So yun, actually mamaya may lakad kami ni tatay o ni lolo. Punta kami ng dentist, papatingin yung ngipin niya daw. So challenging na, next time magbablog na tayo dito. Pwede, open na open. Syempre hindi ko papakita yung itsura niya kasi para na rin sa privacy niya. Ayun, pero di bale, ano, importante naman dito makita niyo yung nature ng trabaho ng isang caregiver. Oh, so sa akin, para sa akin, challenge lahat kasi yung ugali niya, pakikisamahan ko, kailangan ko pa matuto ng mag-Hebrew. So that's all. Yun, guys, so maglilinis tayo ng bintana, ng pintuan, ng kwarto ni lolo. And then afterwards, pagkatapos natin malinisan, doon naman tayo sa kusina mamaya. Pero hindi ko alam kung ano pang gagawin ko. Okay. Dito tayo sa may laundry, no? So nilalaban ko ngayon yung mga damit ko. Yan. So ngayon, nagda-dryer na tayo. One week na nagda-dryer tayo dito, guys. Tsaka naglalaba. So yun, mga kabayan, tapos na naman yung araw. Yun, no? Dami kong hugasan. Kakatapos lang kumain ni lolo. So mga 9:30 na ng gabi, maghugas ako ng plato.
Ay, sobrang init ngayon. Sobra. Yung temperature natin umabot tayo ng ano. Kanina mga 31 degrees Celsius. Grabe pa, wis tagaktak. Lalo kapag nagtatrabaho ka ng ganito. Okay, so ano. Ngayon. Papahinga tayo. 9:30 na ng gabi. So bangon tayo bukas siguro kahit mga 7 o'clock. Tapos mga pag-prepare, 7:30 gigisingin ko na si Lolo. Sobrang init, guys. Okay, may kaganto ko sa inyo mamaya. Oy, bukas na pala. Bukas na, ikaganto ko sa inyo yun bukas kung anong nangyari na dito sa pagta-tryout ko kay Bossing. Okay, kita tayo bukas. So, ano, kikirma na tayo ng kontrata. Hindi nila na nung anak ng kontrata. So, ito na. Start na tayo, guys. Nakaka-excite. Sana ito na yung magtagal. So, sana ito na, guys. So, matuloy na. Matutuloy na yung kontrata. Nakita ko na yung employer na hinahanap ko. So, yan. Wait lang, ha. Pipirma muna tayo. So, yan, guys. So, binabasa ko na yung manalong sa kontrata. No? Basically, ito na nga, pipirma na tayo mamaya. Uy, ako yun na. Napanood ko kasi yung vlog ko, guys. So, ang tawag doon, self-support. So, support lang, di ba? Para sa sarili kong vlog. Meron ako sa cellphone. At meron din ako sa computer ko. So, ano. Hindi, syempre, di ba, guys? Ano, kumbaga, kaka-upload ko lang kasi nitong video. Kung baka pinapanood nyo din yan nung nakaraan. Ayan, ina-upload ko siya ngayon. Tapos, okay na nga. Ayan, nanonood ako ngayon. So, ayan. Masyadong ano eh, masyadong iniisip yung sarili na. Hindi. Ano lang yun, sinusuportahan ko din yung sarili ko, syempre. Yun nga pala yung sa mga kasama ko na nanonood. Yung, syempre yung mga sumusuporta. Alam ko naman na kahit na ano, kahit na ganito 'yung nangyari, after all, you always support me. So 'yung mga ano, bukod sa panonood, guys, meron lang akong favor sa inyo, no. Ingay mo. So guys, again ano, may favor lang ako na i-ask sa inyo. So since nanonood naman kayo, baka pwede namang ano, wag 'yong i-skip 'yung ads natin, no. So most likely dito naman kasi tayo kikita sa advertisement o kaya sa mga ads. So ano, don't worry, guys, itong ads na to, pag dumating 'yung time na kumikita talaga ako, pagdating 'yung time na I will earn some money, meron akong project para sa ano, sa kapwa natin, sa mga kababayan natin sa Pilipinas. So most likely ang priority ko dito is yung mga ano, yung mga bata na nasa kanto, ganyan, yung mga beggars, let's say beggar, yung mga mahihirap na katulad ko. Ayan. So ano, gusto ko lang makatulong dito sa project na to kasi una sa lahat, I don't mind about the money na ma-earn ko dito sa YouTube. Ang gusto ko lang is makatulong din. So of course, kung sasabihin mo personal na interest, hindi naman. So itong pinaghihirapan ko din kasi alam ko yung hirap ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Galing din ako na minsan inabot na rin ako, na zero na rin ako sa ano, sa totoo lang. So alam ko yung feeling na wala kang pera, wala kang mapagugutan. So siguro ano, kahit yung mga feeding program, mag-aas lang ako kung sino yung mga pwede kong pagkatiwalaan doon. Pero kung hindi naman matutupad, guys, is siguro, pag umuwi ako ng Pilipinas, doon na lang ako magkakaroon ng project. So, may transparency tayo lahat dyan, guys. Yun lang. Huwag nyo lang i-skip yung ads. Tulungan nyo lang ako. Then, I will pay it forward sa ibang tao. So, shalom, guys. Good morning. Yun, nandito tayo ngayon. Kakatid ko lang kay Lolo sa simbahan, no? Naantay ko yung kasama ko si Kuya Joel. Joey, Kuya Joey pala. So, bago ko nakilala taga Nueva Ecija sa Pilipinas, naantay ko siya kasi sabi niya magkakape daw kami. Pagka, kasi pareho sila ng simba ng binupunta ng employer niya din. So,
So far dito muna tayo, tambay-tambay muna tayo. Okay guys, para sa ano, sa kaalaman ng lahat, tinanggap ko na yung trabaho. Kung nakita nyo naman kagabi, pumirma na ako ng kontrata. So una doon ni-register na ako sa agency. Tapos i-re-renew na rin daw yung visa ko. Kasi expired na yun since July eh. So ilang buwan na yun? July, August, September. Magto 2 months na rin na expired yung visa ko. So yun nga kasi ano, nagkaroon na nga ako ng notice sa ano, nagkaroon na ako ng notice sa sa agency, tapos na talaga malapit na matapos yung aking ano, yung palugit ko dito sa Israel. So buti na lang nakita ko to si Lolo finally. So madami pa kaming pagdadaanan. Good times, bad times, lahat yan. So wag nating expect lagi ng good times. Ayan. Okay, see you. Nandito si Kuya Joey. Magkikita daw kami dun sa may basurahan. Next time may i-vlog pala ako dun sa basurahan na yun kung bakit gusto niya dun kami magkita. Okay, ewan ko kung gusto niya magpa-video, pero subukan natin, no? Ayan. Ayan, papunta kami sa may basurahan. Dito kami magkikita. Ayan ang basurahan. Bakit kaya dito tayo pupunta? Ayan, no? Mayayain ka ba sa camera? Ano makuha? Wala. Pang vlog ko lang. Maganda. Buti nakita mo. Nakita ko, inindo lang kita. Tinapon doon. So, aso, i-vlog mo yung aso. So yan guys, nakita na si Kuya Joey. Tubong Munoz. Ayan na. Tubong Munoz, yan o. Pabati naman sa family mo sa Pilipinas, yan o. Baka may manonood na mga taga Nueva Ecija. Yan. Greetings. magandang araw nyo naman po sa Nueva Ecija. Especially Munoz. Yan, hello. Yan sa mga taga Munoz, no. So, ano, si Jayan taga Talugtog kasi yun. So, ito, Munoz lang siguro mga 20 to 30 malapit minutes lang, na mga malapit lang. 15 minutes. 15 minutes. So, ito yung bago ng nating kaibigan dito sa Bitakerem. Tapos shoutout dun sa mga kasama ko dati sa Arnoff kay ano, kay Freddy tsaka kay Jerry. Yan, shoutout sa inyo, bago na naman kasama ko. Yan, kape muna, kape. Nagdala ako ng kape at para may maharap dito. Yan yung sinabi niyo sa akin, magkakape daw kami dito ngayong umaga. Yan guys, kape-kape muna. Dala si Kuya Joey ng ayuda. Ayuda. Ilan taon ka na dito? Ang ano lang? Ano pa lang? Magwawalo. Magwawalo. Batang-bata dito. Ayan. So, 8 years na siya dito. Yan mga kabayan. Okay. Nakapirma na tayo ng kontrata. At pagkatapos naman nito is nag-edit pala ako guys. So itong ina-edit ko kasi is ito yung upload ko bukas. No, ito yung upload ko, ito yung ina-upload ko na ngayon. Okay, ano ko lang, tatapusin ko lang tong vlog ko, no? So basically ito na, nakapili na nga tayo ng amo natin kasi na-depress siya. So ano, big challenge to kasi gusto ko maging ano, maging kaibigan niya. Hindi lang basta ano, hindi lang basta caregiver niya, pero maging kaibigan niya. Yung mga heart to heart talk na ako. Oh, hindi kasi ano, sinabi ko sa kanya 'yan, sabi ko let's be friends, ganyan. Alam ko ano, di mo pa ako basta mapagkakatiwalaan, pero ibibigay ko yung best ko, okay? So 89 years old siya. In God's will guys, sana ano, sana umabay yung buhay niya. Hindi na lang para sa kapakanan ko, no, kasi I mean ano, I really mean it na umabay yung buhay niya, kasi nakikita ko isa siyang mabuting tao kahit na minsan hindi kami nagkakasundo. So ano, sa akin, whatever it is, kahit ilang taon man ako abutin, bahala na ang Diyos. Basta ang importante, ano, may mapasaya ako na isang tao.
or importante yung ma-fulfill ko yung kulang sa buhay niya. Okay, so yun lamang guys. Samahan nyo pa rin ako sa journey ko. Finally, nakahanap na tayo after 2 months. Long wait, pero worth it naman. So, sana may natutunan kayo, lalo sa mga bago dito. Maraming salamat and God bless. I'll see you on my next video. And happy weekend. Enjoy lang tayo. At mag-ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.